Feb-ibig na naman mga kabayan. Kamusta ang puso mo? Masaya ba? Masigla ba? O medyo wasak, sugatan at naghihikahos? Kung ano man ang klase ng puso mo dyan, gusto naming imbitahan kang manood at makinig sa video na ito. Dahil para sa iyo ito kabayan, pagmamahal, pag-ibig, hindi para sa iba kundi para sa iyong sarili. Sabi nga ni kabayan Lucille Ball, "Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world." Kabayan, mahal mo ba ang iyong sarili? Ang pagmamahal ay dapat magsimula sa iyo, bago mo ibahagi sa iba. Dapat buo ang pagmamahal mo sa sarili mo, para paghanda ka nang ibahagi ito sa espesyal na tao sa buhay mo. Alam mong hindi ka magkukulang sa pagmamahal na para sa iyo, na para sa sarili mo. Napakabilis ng takbo ng buhay. Madaming nakahanay na obligasyon na dapat unahin, dahil dyan wala ka ng oras para sa sarili. May panahon na feeling natin failure tayo, walang appeal sa iba, walang success sa career or business, walang purpose in life. Kaya paano pa natin gagawing prioridad ang ating mga sarili sa lahat ng obligasyon at abala sa buhay? Tara't talakayin natin ang 5 tips on self-love. Pero bago ang lahat, welcome to the Wise Kabayan YouTube channel. Nandito kami para magbigay ng gabay at tips para mapabuti ang buhay mo. Kaya naman watch mo lang ang aming mga videos at matuto sa buhay at share mo din sa mga kapamilya at kaibigan mo para matuto din sila. Huwag kalimutang mag-subscribe kabayan. Salamat! Number 1. Stop mo na ang nega self-talk mo. Madalas sa mga oras ng iyong pagmuni-muni bigla mo na lang kakausapin ang sarili mo. Madalas yung self-talk mo ay puro kanigahan at takot sa buhay. Bumubuo ka ng senaryo sa iyong utak kung saan nagwo-worry ka na agad regarding sa future mo. Anong mangyayari sa iyo bukas, next week or next year? Magiging maayos ba ang trabaho? Magiging successful ba ang business ko? Ang tabako, walang magkakagusto sa akin. Paano kung magkasakit ako? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano? O kaya naman ma-feel guilty ka sa mga ginawa mo nung past? Alam namin mahirap iwasan ang ganito mga self-talk na nega sa buhay natin, minsan para silang kabuti, na bigla-bigla na lang sumusulpot sa ating pag-iisip at gagawa ng mga nega na mga senaryo. Pero may paraan para maiwasan natin ito, step by step, hindi naman instant mawawala yan. Pag napapaisip ka ng nega, ipraktis mo na mag-isip ng masasaya at positibo na mga senaryo. O kaya naman gumawa ka ng self-affirmations. Kunwari pag feeling mo na hindi ka maganda at walang kang appeal kasi umaandar na naman yung kanigahan mo. Isipin at sabihin mo ito sa sarili mo, tanggap ko kung ano ako at mahal ko ang sarili ko. Yung mga maliit na bagay na yan can make a big impact para maging positibo ka sa buhay at mas lalong mahalin ang iyong sarili. Number 2. Tiwala sa sarili. May tiwala ka ba sa sarili mo? Baka kulang ka dyan kabayan. Yung mga kabiguan at pagdududa sa sarili ay maaaring makahadlang sa iyo para makamtan ang gusto mo sa buhay. Madali tayong mawala ng tiwala sa ating sarili, lalo na kapag nakakaranas tayo ng mga ganitong sitwasyon. Gayunpaman, kung magpapatuloy tayo, naniniwala na maaari tayong matuto mula sa ating mga mapait na karanasan, at ito ay gagawin nating gabay para mabago ang ating buhay, at para makamit ang ating mga pangarap, tsak panalo ka dyan kabayan. Maniwala ka sa iyong sarili, sa iyong mga kakayahan, talento at halaga, sa kabila ng panghihina ng loob at pagpuna mula sa iba. Lagi mong isipin at tignan ang panibagong bukas at huwag ka na mag-look back sa mga nakaraan. At higit sa lahat, be kind to yourself, kahit na may mga bagay-bagay na hindi para sa iyo, o hindi umaayon sa iyong kagustuhan o plano sa buhay. Number 3. Alagaan ang iyong sarili. Sa dami nating ginagawa at responsibilidad araw-araw, wala na tayong oras para sa ating sarili. Madalas pa nga nakakalimutan na nating alagaan ang ating sarili dahil mas inuuna pa natin ang iba kaysa sa sarili natin. Madalas pa nga nagkukuripot tayo sa mga bagay-bagay na makakatulong sa pag-aalaga ng ating sarili gaya ng mga beauty product, healthy foods, mahabang tulog, exercise, at iba pa.
Bakit hindi mo naman ituon ang konting oras at budget mo para sa iyong sarili? Bigyan mo ng oras ang iyong sarili para makapagpahinga, makatulog ng sapat, makapag-pamper, makapagpa-salon, makakain ng masarap at masustansya. In short, gumawa ka ng isang bagay na para naman sa iyo. Tandaan na hindi makasarili ang mahalin ang iyong sarili. Sa katunayan, isa ito sa mga susi sa isang masaya, produktibong buhay. Ang pag-aalaga sa ating katawan at isip ay mahalagang steps para sa pagmamahal natin sa ating sarili. Ang paglalaan ng ilang oras para sa pang-araw-araw na pangangalaga sa sarili ay maaaring makapagpabago ng ating buhay. Number 4. Suriin ang mga tao sa buhay mo. Ito ay maaaring maging mahirap. Hindi lihim na may mga tao sa iyong buhay na umaangat at sumusuporta sa iyo. Ngunit mayroon ding mga taong humihila sa iyo pababa, toxic sa buhay at umuubos ng iyong energy. Sigurado kami na merong mga ganyan tao sa buhay mo. Putulin ang relasyon o limitahan ang iyong oras sa mga taong nega sa buhay mo. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng negativity sa iyong buhay, nagkakaroon ka ng space para sa ibang tao na may positibong pananaw sa buhay, sa mga taong may posibilidad na makatulong sa iyo na makaangat sa buhay. Maniwala ka sa amin, alam namin na mahirap gawin itong tip number 4, dahil ilang beses na namin natalikay ang pag-iwas at pagtanggal ng mga negatibong tao sa buhay mo. Ngunit sa sandaling simulan mo ang prosesong ito, mararamdaman mo ang pagginhawa ng buhay mo. Number 5. Itigil ang pagkukumpara. Kung ano-ano kasi ang nakikita mo sa social media, tapos pupunta ka sa isang sulok at ikukumpara mo ang sarili mo sa kanila. Na, bakit siya maganda? Bakit siya pogi? Bakit siya successful? Bakit nag-boom ang business niya? Bakit siya madaming manliligaw? Bakit siya may ganito, ganyan, tapos ako hindi ganito, ganyan? Itigil mo yan. May mapapala ka ba? Di ba ang napadala mo lang ay mainggit at maging nega sa sarili? Oo, natural na minsan ikumpara natin ang ating sarili sa iba, pero wag naman lagi-lagi. Dahil madalas ang mga nakikita natin sa social media ay hindi totoo, mga try hard sila to look good. Pero deep inside, hindi sila masaya, dahil ang gusto lang nila ay atensyon, gagawin nila lahat para makamtan nito. Mahalagang tandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang journey sa life. Huwag ikumpara ang iyong sarili, keep looking into your own mirror nga. Kung sila ay nagtagumpay sa buhay, ikaw din ay may kakayanan sa makamtan yon. Meron kang kakayanan para maging best version ng iyong sarili, at darating din ang oras mo para kuminang tulad ng isang bituin. Ang mga taong may pagmamahal sa sarili o self-love, ay madaming possibility at chances na makaangat sa buhay. Dahil pag may pagmamahal ka sa sarili, positibo ang pananaw mo sa buhay. Nadadala mo ang positive energy mo sa career mo, sa relationship mo sa mga tao sa paligid mo, at nagiging open ka sa mga possible big opportunities sa buhay. Nakikita mo ang iyong pag-unlad. Ang taong may self-love ay naninindigan para sa kanilang sarili na ipaalam sa iba kung ano ang kailangan at gusto nila, at kung ano ang kanilang nararamdaman. Hindi nila kinukonsinti ang mga toxic na tao, mga taong masama o pumupuna sa kanila, kahit na sila ay kapamilya pa. Mas masaya sila dahil pinipili nila ang buhay na gusto nila kaysa sa buhay na ayon sa mga tao sa paligid nila. Meron lang tayong isang ako, isang buhay. Kaya pahalagahan at mahalin ang ating sarili higit pa sa iba. Kabayan, iba ka, panalo ka sa buhay dahil nagsusumikap ka at may pagmamahal sa sarili. Madaming magmamahal sa iyo, at isa kami doon. Love yourself, kabayan. Be wise, kabayan. For more tips para ma-inspire ka sa buhay, makaahon sa kahirapan at makapag-ipon. Mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panunood ng video na ito. Huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe.